dam na dagat ang tanuman. Oo, oh, nag-goosey na naman manis. Dito na dyan, sayang ka. Dito. Dito. May ilang ang tamang kamisar. Oy, dito. Binuhubang siklod. Dito. Sayang may laman mo. Dito. Binuhubang. Ngayon lang yata ang undas na hindi uulan. Guys, magandang tanghali. Yung panahon ngayon maganda, maaraw. Medyo may hangin-hangin. Parang ano nga, kala mo, buwan ng April. Nandito si Names, may dala siyang hipon. Kasi yung ilog doon sa amin, malaki yun. Pag bumabaha, nasisira yung mga bahay nila. Kaya yung mga kapitbahay ko, gumagawa ko sa amin paruyog yung mga dahon na kinukumpol. Doon sila tumitira ngayon. Maganda kulay ng orange na orange. May dala siya kaya piliduto ko siya nung paboritong pagkain ng Bicolan siya. Ginataanglay. Tanglay. Pampa. Bango sa gulay. Sarap yan. Paggabi, hindi sinimsyalong nakain ng kanin. Kaso babawiin niya yung pag-araw. Babawi siya ngayon. Paggabi, natatawas ka niya. Ayaw ba, hindi ganong kumakain. Tinapay lang daw, okay na. Ngayon naman, nakita niya itong gulay na to. Diyos ko, babawi siya ngayon. Babawiin niya yung ginita niya kagabi. Ngayon yung tanghali, babawiin. Oh, yami to. Kulang yata yung asin pa. Yung asin. Lalagay tayo guys ng sili pampagana pagkain para lalong siksik ang kinain sa tiyan. Maganda yung may sili para matanggal yung umay. Hop. Talaga. Bakit mo din nadurog? Kailangan durog talaga. Lumabas yung ano tapas niya. Kasi pag medyo bilog siya, gusto mong lumabas yung kapangyarihan niya. Putulin mo siya. Turugin mo siya. Hinangon mo siya bilog. Hindi, ano yun. Ito na guys, katayo tayo. Mas dosi na ba? Sarap ng tulog. Kamay-kamay, masarap ng kamay. Guys, kain po tayo. Kain po.
daing, may konting laman, na may hipon, na may sisili. Ay, sisili. Puti ah, ang kamay ko. Sabi na naman talaga, laging maraming hipon kumpara dito. Yun, madali lang maghanap ng pang-sahog sa ulam. Dito sa Imagtukon, mahirap na. Kulang kasi taguan ng, ano no, batuhan. Saka sobrang linaw ng tubig, kitang-kita sila. Doon sa Binanuahan, ang ilog namin doon, lalo na ngayon, sobrang malalim na. Malalim. Gawa ng ano, hipon, isla. Gawa ng tinatrabahong riprapping. Sarap. Maganda rin yung bigas. Guys, ang bigas namin ngayon galing sa relief. Meron kasing relief sa amin. Yung isa galing ng barangay, yung isa galing ng munisipyo. Ito, 3 kilo. Lahat ng bahay. Mahirap umayaman. Meron. Walang hindi nabigyan. Lahat binigyan. Pwede sana niya kung ano, araw-araw. Hindi na magkatrabaho mga tao. Sisigyan ko na guys yung binarsa ko kahapon habang hindi pa naulan. Tuyo na yan. Pag umulan ang mambasa yung ilalim, ay hirap masunog. Hindi ito yung karabaw ras. So guys, sinusunog ko to kasi ibang klaseng ano to. Hindi ito karabaw ras. Kung karabaw ras, okay lang. Madaling mabulok. Ito, parang ano to. Kahoy siya. Nag-anihan na 3 buwan. Saka mo palang tumakita sa ilalim na nabubulok. Kaya pag traktor, pag kubuta, kukumpul-kumpul siya. Kaya hindi maplak yung putik ngayon. Kaya binabarsa ko bago aaruhin ko siya ulit. Ibang klaseng damo itong tumutubo dito sa ano. Yung hindi permanente tubig. Ito ang mahirap. Imbes isang araro lang. Dalawa kay para malinis muna siya. Buti na lang, malupit si Jumbo. Kayang-kaya itong isang ikariyan. 2 beses sa araro. Kung karabaw grass, okay lang na hindi sinungo. Ayan eh, parang kahoy na maliliit eh. Matagal mabulok yan sa putik. Kaya sunog talaga ang tulos yung po sa kanila.
yan yan. Parang mahirap mabulok kasi parang maliit na kahoy siya eh. Maliit na kahoy. Na pinaghalong kahoy na parang baging. Ano to, pag siksik sila, gumagapang yan. Kaya ang pag inararo mo, ang hirap. Napulupot sa araro. Kahoy siya oh. Kaya hindi siya matibay sa putik. Hindi siya basta-basta nabubulok. Araro na ko ng maisan. Sarap pa lang sila nabubulok eh. Tatlong buwan. Kahoy kasi oh. Wala naman ito rito dito. Dati, nung ginawa pa lang bukid na to. Kaya dapat sunugin talaga.